Antingerong Wakwak, Kanole Horror Story. Kamusta ho kayo rito, Tatang Ignacio? Natutuwa ako kasi ang laki na ng pinagbago ng inyong lahi. Heto, mabuti naman kami rito. Ano ang atin at napadaan ka, Kanole? Sabihin na po natin na chinecheck ko lang kayo. Kayo ng inyong lahi. At nang malaman ko na rin kung talaga bang tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay. Matagal na, Kanole. Halos isang dekada na. Lolo, lolo! Monching apo. Bakit? Magpapaalam po sana kaming dalawa ni Budong. Pupunta po sana kami sa baryo. Binigyan po kasi ako ng pera ng tatay. Aba, may mga bata na pala rito ngayon. Meron na. Yan ang bunga ng kagandahang loob na ipinakalat mo sa aming Kanole. Nakakatawa naman ng mga batang to. Anong balita? Hindi na ba kayo pinagbibintangan ng mga tao? Maaring mag-iisang dekada na rin ang nakalipas magmula nang makalimot ang mga tao sa kwento patungkol sa aming lahi. Ang mga batang ito ay malayang nakakapunta ng baryo, pero palagi kong sinasabi sa kanila na mag-iingat dahil isang dekada pa lang naman ang lumipas. Ang mga tao sa nakaraan magpa hanggang sa ngayon ay nabubuhay pa rin. Kaya't kailangan mag-ingat ng mga kalahi naming nagtutungo sa baryo. Sige. Lolo, pwede na po ba kaming pumunta ni Budong? Sige, Monching. Bumalik kayo agad. Opo, Lolo! Yehey! Ano na hong balita? Yung iba niyong kalahi, okay lang po ba sila? Ayos ba sila sa pagbabagong buhay? Ayos naman. Walang kaproblema Kanole. Siya nga pala. Nakaluto na ang aking mahal na asawa. Halika at kumain muna tayo. Sige po, sakto. Nagugutom na ako. Hindi alintana kay Kanole na makikain sa lahing yun. Kahit na alam niyang mga aswang ang mga tao doon. Kamusta ka na po, Kanole? Heto po. Maigi naman. Mabuti naman at napadaang ka rito sa amin. Pasensya na po, ngayon ko lang kayo nadalaw. Pero huwag kang mag-alala, Kanole. Kahit na hindi mo kami dalawin sa loob ng mahabang panahon, tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay namin. Mainam po kung ganun. Sige na, kumain na tayo. Mamili ka, Kanole, ano ang gusto mong kainin sa mga niluto kong ulam? Ang pinakagusto ko po dyan, yung inihaw na talong tapos yung nilagang okra. Sige. Walang pakialam si Kanole. Hindi niya iniisip na siya ay hahawahan ng pagiging aswang ng mga tao sa lugar nila Ignacio dahil malaki na ang tiwala niya sa mga yun. Sa mga hindi nakakaalam, isang dekada na ang nakakalipas magmula ng parusahan ni Kanole ang mga tao roon. Ang magpinsan naman na si Monching at si Budong ay narating na ang baryo. Pabili nga po! Pabili nga po ng tinapay! Wika ng batang si Monching habang si Budong naman ay nakatanaw sa malayo. Uy Budong! Anong bibilin mo? Uy, tignan mo yun! May tinuturo ang batang si Budong. Nakakita sila ng lalaking naglalakad. Hala Budong, mukhang hindi natin siya kalahi. Anong bibilin niyo mga bata? Tinapay po, konting bilis po ate. Nang ibigay ni Monching yung pera, dali-dali silang nagtatakbo. Pero nagulat ang magpinsan nang bigla silang harangin noon. Saan kayo pupunta? Bakit parang takot na takot kayo mga bata? Wala po. Hinahanap na po kasi kami ng mga
nanay at tatay namin. Ganon ba? Opo. Nakawala na ang bata sa lalaking nakahubad. Tapos natigilan sila sa paglalakad. Dahil ang lalaking sumita sa kanila ay narinig nilang nagsasalita ng kung ano-ano. Dahil sa meron namang mga nag-iinuman sa tabi, hindi maiiwasan na mainis sa kanya ang mga yon. Uy, Monching, tignan natin yun oh, mukhang makikipag-away yung lalaki. Wika ng batang si Budong, kaya't dali-dali silang lumapit doon. May problema ba tayo, pare? Ha? Sa aking palagay, hindi ka taga rito eh. Sabi ng lalaking lasing sa isang lalaking nakahubad. Hindi nga. Eh ganun naman pala eh. Ano bang sadya mo rito ha? Hinahanap mo ba si kamatayan? Nais ko lang sabihin sa inyo na magmula sa araw na ito, hinding-hindi ko kayo patutulugin. Bakit? At sino ka naman para sabihin mo sa amin ang mga bagay na yan? Ako si Bolong. Mga pare, siya daw si Bolong o paring Bolong. Medyo mahaba pa pasensya namin. Ano ba talagang sadya mo? Bakit ba nagpunta ka rito sa lugar namin? Hindi na nagsalita ang lalaking nagpakilalang si Bolong, bagkos inundayan niya ng suntok sa sikmura yung kausap niyang lalaki. Yung mga kasamahan naman noon na umiinom, lahat ng mga ito ay hindi nakakilos dahil binantaan sila ni Bolong. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Magmula ngayon, delikado na ang lugar na ito sa akin. Pagkatapos sabihin yon ng lalaking si Bolong ay napalingon siya sa magpinsan na si Monching at si Budong. Kayong dalawa, akala ko uuwi na kayo. Opo. Pagdating ng mga bata sa kanilang baryo, wala na roon si Kanole. Kaya't ikinuwento ni Monching at ni Budong sa kanilang Lolo Ignacio ang nangyari. Ano? At sino naman ang taong yon? Ang sabi po Lolo, siya raw po si Bolong. Lo, iba po yung pakiramdam namin sa kanya. Para ba siyang merong kakaibang tinatago? Sinikmuraan niya yung lalaki. Wala tayong pakialam doon, Monching. Budong, basta tayo rito ay nagbabagong buhay. Hindi tayo dapat na mapaaway sa ganong klase ng tao. Eh paano po Lolo kung pumunta siya rito? Kahit na. Kung maaari ay iwasan na lang natin. Habang nag-uusap ang mga maglolo, yung kanyang anak na si Fidel ay dumarating. Itay mana ho. Ah, Fidel, saan ka nang galing? Diyan lang ho. Tay, kanina nung nandun ako sa baryo, nakita ko eh, merong kakaibang tao. Hindi ko mawari kung ito ba'y kalahi natin o kaya na may isang antingero. Itay, alam nyo naisip ko, napakadelikado natin. Dahil kapag nanggulo ang taong yun, tapos nagbago ng anyo, tiyak na tayo ang pagbibintangan. Itay, gawan natin ito ng paraan. Matagal na tayong nagbabago. Ayokong mapunta muli sa lahi natin ang bintang ng mga tao sa baryo. Kumalma ka lang, Fidel. Kalma lang. Itay, alam niyo naman na sobrang hirap ang dinanas natin nang parusahan tayo ni Kanole. Ayokong isipin niya na tayo ang nanggugulo sa baryo. Itay, kung hindi ako gagawa ng paraan, sino? Kayo? Matanda na kayo, Itay. Fidel. Inuulit ko, kumalma ka lang. Kagagaling lang dito ni Kanole at nakita niya ang malaking pagbabago sa ating baryo. Pati ang dalawang batang si Budong at si Monching, kinatuwa niya ang pagsilang ng mga bata. Itay naman eh. Iba naman ho yung sinasabi ko. Tay, makinig ho kayo sa akin. Anong gagawin natin? Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan itaboy natin dito kung sino man yung taong yun.
Tito Fidel, Bolong ang pangalan nun. Bakit nyo alam? Nandong kami kaninang dalawa ni Budong. Di ba Budong? Oho, Tito Fidel. Nakita nga ho namin eh. Nakikipag-away siya sa mga umiinom. Tapos naramdaman naming dalawa ni Monching na para bang merong kakaiba sa kanya. Narinig nyo itay. Dahil sa ginagawa ng taong yun, malamang na tayo ang pagbibintangan. Kinagabihan, ang mga tao sa baryo ay mga natatakot. Dahil ayon sa kwento, meron daw isang malaking ibon ang dumarapo sa mga bubong tapos niyuyugyog ang buong bahay. Katunayan, saksi doon si Fidel dahil nang gabing yon ay naroroon siya para bumili ng makakain. Katulad ng sinabi ko, hindi ko kayo patutulugin. Hindi kita pakakawalan ngayon. Ayokong mapunta sa amin ang bintang dahil sa ginagawa mo. Mahinang wika ni Fidel habang pinagmamasdan yung taong ibon sa taas. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay isang aswang pero hindi nakabilang sa kanilang lahi. Hoy! Bumaba ka nga dyan! Ha! Sino ka? Kamusta ka, kalahi? Hindi kita, kalahi. Bumaba ka dyan. Huwag kang manggulo dito sa tahimik na baryo na ito. Kuya, kuya. Ang tapang mo, kuya. Nakikipag-away ka rin sa wakwak. Shh, ate. Magsarado ka na ng pintuan mo. Bumaba ka dyan. Doon tayo mag-usap sa labas ng baryo. Kung gusto mo ng gulo, pwes, ibibigay ko sa iyo. Sige. Sumama naman kay Fidel yung wakwak na antingero. Paglabas nila ng baryo ay dito sila nag-usap. Anong problema mo? Ha? Alam mo na sa sarili mo na dito ay merong nakatira na halos kaparehas mo. Pero kami, matagal na kaming nagtigil. Pwede ba? Kung manggugulo ka, wag dito. Dahil kami ang pagbibintangan ng mga tao. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Dahil wala nang mapaglagyan ang aking gutom. Ah, ganun. Gutom ka na pala. Hindi sila magkasundo ni Fidel at ni Bolong. Kaya't ang ginawa noon ni Fidel, sinuntok niya ito sa sikmura. Dahilan kung bakit napaluhod ang aswang na si Bolong. Parehas lang tayong aswang. Pero kami yung mga aswang na nagbago na. Hindi kami makapapayag na sa amin mapunta ang galit ng mga taga-baryo. Nang bumangon ang sinuntok ni Fidel, bigla na lamang itong umihip. Tapos yung ihip niya ay papunta sa mukha ni Fidel. Dahilan kung bakit siya bumagsak. Hindi ako basta wakwak. Dahil ako ang wakwak na may lahing antingero. Papatayin kita. Dadaling kita sa aming lugar at kakainin. Suka ng suka si Fidel. Dahil animoy, kakaibang klasing usal ang pinakawalan ng wakwak na antingero. Binitbit noon si Fidel at nilipad. Mabuti na lamang, nadaanan niya si Canole habang ito ay naglalakad. Nagulat pa nga noon si Canole. Sino kaya ang aswang na yon? Samantalang, ang pagkakaalam niya, nagbago na ang mga tao sa lugar na kanyang pinuntahan. Agad na umusal si Canole upang pabagsakin ito. Dahilan kung bakit nabitawan noon si Fidel. Tapos ang wakwak na antingerong si Bolong ay nahulog din. Teka. Kilala ko to ah. Fidel? Fidel? Ayos ka lang, Fidel? Fidel? Canole.
Hindi ako ang may dala ng kaguluhan sa baryo. Si Bolong, hindi namin siya kalahe. Sige, diyan ka lang. Sagawi siya ron bumagsak. Diyan ka lang. Nang puntahan ni Kanole kung saan ba nahulog ang antingerong wakwak, wala na ito roon. Tapos kitang kita yung bakas niya sa lupa. Bolong ah, may araw ka din. Wika ni Kanole, tapos binalikan niya si Pidel. Halos hindi ito makagulapay, kaya't binuhat niya ito pabalik sa kanilang baryo. Tatang Ignacio! Tatang Ignacio! Ano yan? Kanole? Bakit? Pidel? Pidel! Ano nangyari sa batang to? Anong nangyari sa kanya, Kanole? Bakit hindi siya makagulapay? Sa mga nakita ko po, bit-bit siya nung antingerong wakwak. Bolong yata pangalan nun. Yun yung sinabi ni Pidel kanina. Ay, eto na ang kinatatakot ko. Sabi ko na nga be, na kapag nanggulo ang taong yun, pati kami madadamay. Kanole, eto na ang aming kinatatakutan. Ayaw naming mapunta sa amin ang bintang ng mga taga-baryo. Kanole, tulungan mo kami. Parang awa mo na. Ayaw kong maibalik sa dati yung mga nangyari. Sige ho, maglalaan ako ng dalawang araw pa rito sa inyo. Kahit na importante rin ang aking lakad, uunahin ko na kayo. Sige, salamat. Kinabukasan nagising na noon si Pidel. Bumalik na ang dati niyang lakas dahil ginamot siya ni Kanole. Tay, anong nangyari sa akin? Nakita ka ni Kanole. Bit-bit ka ng antingerong wakwak. Kanole! Ano yun? Andito lang ako. May sasabihin daw si Pidel. Pidel, ano yun? Kanole, pwede ba kung humingi ng permiso sa'yo? Pwede bang ako na ang haharap doon sa bolong na yun? Sa laki ng naitulong mo sa lahi namin, ayaw na naming bigyan ka pa ng problema. Kanole, hayaan mong ibalik ko ang aking dating anyo upang labanan ang wakwak na antingero. Pwede ho ba? Tatang Ignacio, hindi ho ba bago ko umalis dati? Binibigyan ko naman kayo ng karapatan na baguhin ng anyo. Basta ito'y naaayon sa tama. Pidel, yun ang sagot. Talaga ho? Oo, yun ang sagot. Ikaw ang bahala. Taka isa pa, meron din naman akong importanteng lakad at sa nakikita ko, kaya nyo namang i-handle yung kaguluhan dito. Kung gano'n, Kanole, maraming salamat. Sana'y wag mo kaming parusahan kung ano man ang gawin namin sa taong yon. Hindi ho. Sige ho, hindi na po ako magtatagal. Dahil mas delikado po yung pupuntahan ko at merong mga taong umaasa sa akin. Sige, mag-iingat ka, Kanole. Gabayang kanawa ng ating Panginoon. Pag-alis ni Kanole, nagpaplano na si Pidel kung paano niya huhulihin ang antingerong wakwak na si Bolong. Alam niya sa kanyang sarili na labis na napakadelikado ng taong yon. Kaya't ang sinabi ng matandang Ignacio, dalhin ang iba nilang mga gamit katulad na lamang ng mga mutya na maaaring pwedeng ipangtapat ni Pidel kay Bolong. Dalin mo to. Mamayang gabi, lumakad ka Pidel. Huwag mo hayaang makapanggulo pa rito ang kalahin nating yon. Ha? Ohoy tay. Pagsapit ng gabi, mga alas 9 yon, lalakad na sana si Pidel nang bigla siyang pigilan ng matandang Ignacio. Dahil kitang-kita sa kadiliman ng gubat ay merong mga nanggagapang na apoy. Tapos merong ingay ng mga tao. Ano yun? Hindi ito maaari. Ito ang kinatatakot ko.
Bakit itay? Ano ho bang meron? Tignan mo! Ang daming tao! May mga dala silang mga apoy! Makalipas ang 5 minuto, nariyan na ang maraming tao. Sa tantya noon ng mag-ama, hindi bababa sa 50 kalalakihan ang dumarating. Mga aswang! Ano na? Akala niyo siguro na kalimutan na namin na kayo ang nanggugulo sa baryo. Tamang isang dekada na ang lumilipas pero hindi ibig sabihin noon ay mapapaniwala niyo kaming mga nagbagong buhay na kayo. Kaibigan, sandali lang! Sandali! Bakit? May sasabihin ka pa ba bago ka mamatay? Ha? Kaibigan, makinig ka sa akin. Wala kaming kinalaman sa anumang pang-aatake sa inyong baryo. Hindi kami yon. Katunayan, ang anak kong si Fidel ay lalakad ngayon. Lalakad para manggulo sa amin, ganun ba? Hoy, nawala man ang aking ama sa kapanahunan niyo. Ako ang siyang magtutuloy. Wala kaming nalalaman sa sinasabi mo. Pwede bang makinig ka muna? Lalakad ba ka mo si Fidel? Para manggulo? Para yugyugin ang mga bahay ng tao sa baryo? Mga kasama, wala tayong ibang pwedeng pagbintangan kung hindi ang lahing yan. Makinig ka sa akin, Ruel. Hindi naman porket kalahi namin ay kami na. Eh sino pa bang dapat na pagbintangan? Di ba? Mga kasama, katulad ng ating napagkasunduan, ano pang inaantay nyo? Sunugin ang mga bahay. Akmang susunugin ng taong bayan yung mga kabahayan kila Ignacio nang biglang nagsisigaw ang isang lalaki sa likuran. Ruel, Ruel! Wag! Wag mong ipagpatuloy yan! Bakit? Ha? Nandito na tayo eh! Bakit hindi pa natin gawin to? Sila ang mga salarin kung bakit may nanggugulo sa ating baryo. Ruel, yung pinagbibintangan natin ay naroroon at nanggugulo. Yung mga mahal natin sa buhay, sila-sila ang ginugulo noon. Tara, magsiksibalik na tayo. Ngayon naniniwala na ako na hindi ang mga taong yan ang nanggugulo sa ating baryo. Nakumbinse si Ruel na hindi nga sila Ignacio ang nanggugulo sa baryo. Salamat naman. Babalik kami rito. Naniniwala kaming kalahi namin yun. At kapag nalaman namin talagang kasubot kayo, umalis na kayo rito. Kahit gaano kaliblib to, susunugin namin ang tagon yung baryo. Pagbalik noon ni Laruel sa baryo ay sinundan sila ni Fidel. Nakita niyang naroroon na naman nga si Bolong at sinisira iyong mga bubong ng bahay, tapos nagpupumilit itong pumasok. Yung mga tao naman doon ay wala nang malang gawin kung hindi pagbabatuhin ang wakwak na antingero. Maya-maya pa si Fidel ay dumarating. Bolong! Mabuti naman at nagpakita kang muli. Naunahan mo lang ako eh. Bolong, bumaba ka dyan. Mahinang klase ka ng wakwak. Kaya ganyan ang iyong pamamaraan. Bumaba ka rito at maglaban tayong dalawa. Baba! Napalingon noon si Ruel kay Fidel at sinabing, anong ibig sabihin nito? Kayo maglalaban? Wala nang sali-salita mula noon kay Bolong at agad niyang dinamba si Fidel. Kitang-kita ng mga tao roon na halos iisa ang klase ng itsura ng taong naglalaban. Nang dahil dito, hindi sila makapamili kung sino ba ang kanilang tutuhugin. Maari kasing matuhog nila si Fidel o kaya naman si Bolong. Mga kababayan, kumalma muna kayo. Kapag nakita natin ang mukha ng bawat isa, dito natin malalaman kung sino ba ang ating kakampi. Nang magkahiwalay na si Fidel at si Bolong, nakita na ni Ruel kung sino ba ang dapat natuhugin ng sibat. Kaya lang, nang gagawin na nila yon, nagpakalat ng orasyon si Bolong, dahilan kung bakit
Unti-unting natutumba ang mga tao roon. Huwag kayong makialam dahil mauuna pa kayong mamatay. Wika ni Bolong. Napakasama mo, Bolong. Isa kang antingerong wakwak. Bakit ba? Ano bang dahilan? Katulad ng sinabi ko sa iyo, Pidel, wala nang mapaglagyan ang aking gutom mo. Ganun ba? Ganun na nga! Muli na naman silang naglaban at sa pagkakataon na yon nasugatan ng malaki si Pidel sa dibdib. Nang dahil dito natawa na lang si Bolong. Uli-uli! Kung makikipaglaban ka, dapat yung mas malakas ka pa sa akin. Yung sugat ni Pidel sa dibdib ay nadagdagan pa. Meron na rin sa likuran, tapos sa hita. Yung mga taong nakapaligid naman ay biglang napabangon. Kauna-unahan si Rowel, kaya't ang ginawa niya, tinuhog niya ng sibat si Bolong. Tinamaan yon sa dibdib. Paano ka nagising? Hindi ba dapat? Wala kang malay, ha? Diyan ka nagkakamali. Ang tatay ko ay yumaong kapitan. Siya lang naman ang nag-iisang matapang na tao na nakipaglaban sa tagong baryo ng mga aswang. Kahit na kami walang kakayanan, kaya naming makipagsabayan sa inyo at ipagpapatuloy ko ang naiwan ng aking ama. Sa pagkakataon na yon, bumunot ng itak noon si Ruel at gusto niyang tanggalin yung ulo ng antingerong may lahing wakwak. Hinawakan niya ang mahabang buhok noon, tapos yung itak ay nilagay na sa kanyang leeg. Ako lang pala makakapatay sa iyo. Bago man lang kita patayin, nais kong sabihin sa iyo na dito sa baryong to ang aking yumaong na ama ay kinilalang bayani. Ngayong wala na siya, ako na ang magtutuloy. Mga kababayan, pagmasdan niyo ng maigi kung paano ko tanggalin ng ulo ng wakwak na ito. Ako si Rowel. Ako si Rowel, ang anak ng taong bayani. Dahil sa marami pang sinasabi noon si Rowel, naunahan siya ng antingerong wakwak. Muli na naman itong nakapag-usal tapos inihip sa kanya. Sa pagkakataon na yon, hindi na hilo ang naramdaman ni Rowel. Bagkos, pagkabulag ang nangyari sa kanya. Kitang-kita rin naman noon ni Pidel na yung nakatarak sa katawan ng antingerong wakwak ay madali niyang natanggal. Tapos yung kanyang malaking sugat ay naghilom. O hindi, hindi ito basta tao. Hindi ka basta wakwak na antingero! Sigaw noon ni Pidel. Tama ka naman doon. Tama! Kaya nga sabi ko, hindi ko kayo patutulugin. Mga kasama, mga tao sa baryo na ito, ako si Pidel. Siguro naman kahit paano ay kilala niyo ako. Mariing kong itatanggi na ang taong yan ay hindi namin kalahi. Nakita niyo naman kung paano ko siya labanan. Halos ibuwis ko na rin ang aking buhay. Mga kasama, huwag na huwag kayong magagalit sa aming baryo dahil wala kaming kinalaman sa kung anumang pang-aatake ng taong yan. Aalis ako. Uuwi ako sa aming baryo at sasabihin ko kay Itay na nandito pa yan at pagtutulong-tulungan namin para palisin dito ang taong yan. Walang nakakibo sa mga sinasabi noon ni Pidel. Kasi kung titignan mo ang itsura ng mga tao, para bang hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Pidel. Umalis na lang ito at iniwan niya ang mga tao. Madali siyang nagsumbong kay Ignacio. Tay, napakalakas niya, Tay. Anong gagawin natin? Ipinaliwanag ko na sa mga tao. Sinabi ko sa kanila na hindi natin kalahi ang taong yun. Wala tayong magagawa, Pidel. Kung hindi,
labanan kung sino man siya. Nasaan ba si Kana uli? Dapat nandito siya. Dapat siya. Huwag mong sisihin si Kana uli. Dahil maraming nakaatang sa kanya na responsibilidad. Hindi lang tayo ang dapat niyang bantayan. Itay, hindi ko naman po sinasabing ganun. Pero dapat hindi mo na siya umalis dito. Dahil tayo ang una niyang dapat natulungan, hindi yung nasa malayo at nandito na siya sa sitwasyon na ito. Itay naman. Fidel, naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Kaya lang wala na siya eh. Ano pang gagawin natin kung hindi tayo ang lumaban doon? Alam naman natin na sa baryong yon ay walang albularyo. Bukod tangi ang anak ng kapitan na matapang. Pero itay, yung anak ng kapitan ay nabulag dahil inihipan siya ni Bolong. Hindi ko alam kung ano ba yung inihip niya na yun. Ibang klaseng antingerong wakwak yun itay. Ah, sige, puntahan mo ang iba nating mga kamag-anakan. Sabihin mong lulusob tayo sa baryo. Oho itay, oho. Lalabas na sana noon sa pintuan si Fidel nang biglang, "Wag na. Ako na lang." Kanole! Akala ko'y umalis ka na. Sa palagi mo ba mapapalis mo ako ng ganun-ganun na lang? Nandito na ako eh. At tinitignan ko lang din kung ano ba ang gagawin nyo. Ngayong alam nyong merong ganyang klase ng tao na nanggugulo sa baryo. Kanole, yung anak ng kapitan, nabulag siya. Huwag kang mag-alala doon, Fidel. Kayang-kaya nating tanggalin yun. Tara na, samahan mo ako. Sinamahan ni Fidel si Kanole at nang marating nila yung lugar, walang katao-tao sa labas. Kapansin-pansin din ang katahimikan. Ganon pa man, sa likod ng katahimikan, namamayani ang napakabigat na presensya na dumadaloy sa baryo. Fidel, dito ka lang. Teka po. Paano ho kayo? Huwag kang mag-alala sa akin, Fidel. Kaya ko sarili ko. Wala ring makita noon si Fidel na kung ano. Pero si Kanole ay may nakita sa isang napakataas na puno ng buli. Naroroon pala ang antingerong wakwak na nakakapit. Nagulat na lamang si Fidel sa ikinilos ni Kanole. Dahil yung napakataas na punong buli ay kanyang sinipa. Meron kasing mga bunga yon, kaya't nagkalaglagan yung iba. Kasabay noon, ang pagkahulog ng antingerong wakwak. Huli ka. Akala mo siguro matatakasan mo ko, wakwak? Antingero ka din daw. Sige nga. Subukan nga natin kung hanggang saan ba yung tatag ng pagiging antingero mo. May inuusal ang antingerong wakwak, tapos inihip kay Kanole. Pero ang ginawa ni Kanole, sinalag niya yon gamit ang kanyang mga palad. Yun lang ba yun? Ha, antingerong wakwak? Ang lakas din ng loob mong manggulo rito, no? Nagbago na ang mga tao roon, tapos ikaw... Nandito ka para manggulo? Ibang klase. Wala nang mapaglagyan ng gutom ko. Yan naman ang palagi mong sinasabi. Wala nang mapaglagyan. Eh ngayon, paano kung yung mga nagugutom sa labas ng baryo na mga buhaya doon sa lawa? Eh kung ipakain kita ron, ha? Wag naman. Anong wag? Nanggugulo ka rito eh. Tapos sasabihin mong wag? Wag naman. Patawarin mo lang ako. Aalis na ako rito. Hindi. Patawarin. Walang kapatawaran ang ginagawa mo rito, antingerong wakwak. Fidel, ano ho yun? Bumalik ka na sa inyong baryo. Sabihin mo na okay na ang lahat. Sige ho. At ikaw naman, antingerong wakwak. Halika, sumama ka sa akin. Teka lang, saan mo ko dadalhin? Sumama ka. Hinawakan ni Kanole ang panon, tapos hinatak at humilahod sa lupa. Hindi siya makaporma
hindi siya makabangon dahil nakikita rin ng antingerong wakwak na merong nakatangan sa kanya na isang malaking mama na sa pagkakaalam niya isa itong kapre. Andito na tayo. Teka lang! Ako naman ay humihingi ng tawad. Alam ko naman na ako yung nagkamali. Bakit di mo ako patawarin? Tao lang din naman ako. Oo, alam ko tao ka din. Pero ang mali mo, gusto mong manggulo sa baryong yun, di ba? At gusto mong ibintang sa mga kaibigan kong aswang doon na sila ang umatake. Hindi ko ipagpapalit ang buhay nila sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang magdasal ka na bago kita ihagis sa mga naglalakihang buhaya rito sa lawa. Teka lang! Huwag naman! Huwag naman po! Humingi po ako ng tawad. Aalis na ako rito. Magbabagong buhay na ako. Sigurado ka? Awag! Ibinibitin ni Kanole gamit ang isang kamay yung wakwak na antingero. Tila ba ito'y kanyang pinapain sa mga naglalakihang buhaya sa lawa? Nang makita ni Kanole na paparating na yung dalawang buhaya, mas lalo pa niyang ibinaba ang katawan nun sa lawa. Wag! Wag po! Wag po! Anong wag po? Siguro pag natanggal yung kalahati ng ulo mo, madadala ka na. Wag naman po! Wag! Parang awa mo na po! Parang awa mo na po! Parang awa. Tignan natin ang galing mo. Binibiro lang pala ni Kanole ang antingerong wakwak. Sinusubukan niya lang kung hanggang saan ba ang tapang noon. At ang plano niya talaga ay pagbaguhin ng paniniwala ang taong yon. Inalis na ni Kanole ang pagkakapain sa kanya sa lawa. Tapos yung dalawang malaking buhaya ay tila ba nakakaintindi dahilan kung bakit umalis din ang dalawang buhaya. Ay ikaw, ha? Ano? Siguro naman madadala ka na. Opo! Ayoko pang mamatay. Ayoko pa. Eh ganun naman pala eh. Tapos gusto mong kumain ng buhay? Hindi naman eh. May nabalitaan ka ba? Wala naman. Nanggugulo lang ako sa baryong yon. Kasi wala nang mapaglagyan. Yung ano? Wala nang mapaglagyan ng tuwa na makabalik ako sa baryong yon. Taga doon ako eh. Anong sabi mo? Oo, taga doon ako. Totoo yun. Tapos ano? Nagpapakilala ka? Kaya kasi ganun ang ginagawa ko. Sinisira ko mga bahay ng mga taong matapobre doon dahil magpapatayo rin ako ng sarili kong bahay at nakaipon na ako ng pera. Ganun? Opo. Paano ka naging antingerong wakwak? Dati na akong antingero. Kaya lang ang masakit. Inaawahan ako ng pagiging aswang ng mga wakwak na yun. Pero okay lang sa akin yun. Magagamit ko pa rin naman to sa labanan kung merong mag-aalipusta sa aming lahi. Oh. Wala pa bang nakakakilala sa'yo doon? Wala pa naman. Pero malapit na. Kung ganoon, patatawarin kita. Pero ayoko na manggugulo ka pa sa tahimik na baryo. Tandaan mo, sa liblib na baryo, nandoon ang aking mga kaibigan. Sa oras na malaman kong merong kang ginagawang hindi maganda, babalikan kita at ipangangalandakan ko sa mga tao sa baryo na ikaw yung dating antingerong wakwak na nanggugulo rito. Kaya naman pala inuuga mo yung mga bubong sinisira mo dahil gusto mong magpatayo ng bahay. Oh, totoo yun! Totoo yun! Kasi ang mga tao na yun, mga mayayabang, inaalipusta kami! Kami ng aking pamilya, kaya nga kami umalis sa lugar na yon. Pero heto nang muli si Bolong, muling nagbabalik upang ipakita sa kanila na kahit paano, meron na kaming kayamanan at hindi na nila kami pwede pang maliitin. Alam nyo ba, naging tawag pa sa akin ng mga tao doon, baliw. Baliw daw ako, sabi nila. E baliw ka naman talaga eh. Sino ba namang hindi mababalo sa kapangyarihan? Pero ang aking kakayanan ay ginamit ko sa tama. Sige na nga. Pasalamat ka na kumbinsi mo ko. At nakikita ko sa iyong isipan na yun lang talaga ang hangarin mo at wala nang iba. Kaya naman pala, wala kang pinatay eh. Wala naman talaga.
tapos yung anak nung mayabang na kapitan. Diba? Nabulag yung mata. Mawawala rin yun pag ginamot ko siya. Huwag na. Ako na ang gagamot. Basta ang gawin mo, kunwari galing ka sa ibang lugar, meron kang bitbit na malaking bag. Ganun. Iyan mong makita ka nila. Iyan mong mukha kang artista sa paningin ng mga tao dyan. Sige. Salamat mo, kaibigan. Tama na pangakap. Baho-baho mo, parehas tayo. Sige po. Binalikan ni Kanole yung baryo at nakita niya na nagkakalipunpunan ang mga tao dahil yung anak ng kapitan na mayabang ay wala na raw paningin. Paraan ho, paraan, paraan, paraan! Nang paraanin si Kanole ng mga nakaharang, dali-dali niyang tinanggal ang mga palad ng anak ng kapitan sa kanyang muka. Tapos meron siyang inihip. Ihip lang din ang ginawa niya para maibalik ang paningin noon. Dumilat ka. Wala nga akong makita. Basta dumilat ka para malaman mo. Wala! Dumilat ka, sinabi, nakapikit ka pa. Nang subukan niyang idilat ang kanyang mga mata, bigla siyang napaluha. Magaling na ako. Ay naku, Ruel. Tama na ang iyak. Para ka namang hindi lalaki. Huwag ka mag-alala. Yung nanggulo rito sa inyo, wala na. Tinapos ko na. Simula sa araw na ito, wala nang manggugulo. At ipangako mo rin sa akin, Ruel, na yung mga kaibigan ko sa labas ng baryo ay hindi nyo guguluhin. Matagal na silang nagbagong buhay. Sana'y magkaintindihan tayo. At sana'y ituring nyo na kapwa-tao yung mga nakatira sa labas ng baryo. Magkala ka lang kayo. Magkasundo kayo. Wala naman kasing mangyayari kung puro kaguluhan. Subukan nyo man lang maging mapayapa. Payapang pakikipag-usap sa kanila. Payapa na nakikisama sa kanila. Pwede ba yun, Ruel? Pwede. Pwede po. Salamat po dahil ibinalik mo ang dati kong paningin. Huwag ho kayo mag-alala. At akong bahala. Ipapalaganap ko sa mga tao rito ang inyong mga mabubuting gawa. Mainam kung ganun. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. At update lang din po kay Bolong, kinabukasan siya ay dumating at nagmukha siyang artista sa paningin ng mga tao ron. Nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay. Tapos, yung mga nagtayo, yun yung mga ginulo niya ang bahay nung mga nakaraan. Salamat po sa inyo at wala po kayong sawa sa pagtutok sa aking Momonting Channel. Bye-bye!